Sinasabi po na napakaulan at maraming problema. Maulan, kay mainit, ang problema ay naririyan. So, sisimulan natin ang ating talakayan sapagkat kahit na po nagkasundo sina Donald Trump at si Kim Jong-un, mataas pa rin ang presyo ng bigas, bumaba man ang petrolyo, pero ang dagok ay nasa Pilipino. Pag-uusapan natin ang kahirapan. Ito ba'y nalulutas ng conditional cash transfer? Yung bang unconditional cash transfer na 200 pesos ay sasapat para mabawasan ang impact ng train? Meron bang sapat na safety nets? How I wish makakarating din yung iba pa natin mga panauhin ngayong umagang ito. But we're happy we have with us Secretary Liza Maza ng National Anti-Poverty Commission. The mere fact that the office is still there, poverty remains a challenge for everyone. Ngayon, narito rin po naman ang ating kasama si Assistant Secretary Javier Jimenez mula po sa National Household Targeting Office at siya po ay nasa Program Development and Planning Bureau ng DSWD. Magkasama po sa paglilingkod sa taong bayan. So let's start. Pag sinabi mo bang poverty, gaano kahirap ang buhay sa Pilipinas ngayon, Secretary? Well, kung titingnan natin, according to official statistics, which, may sinet yung Philippine Statistics Authority ng poverty threshold. No? That's about 9,064 pesos a month for a family of five. At dahil dito, meron ngayong sinasabi na 21.9 million Filipinos na living in poverty, no? So, pero ang kinukwenta pa lang doon yung income. Ang sinasabi namin sa National Anti-Poverty Commission, dapat tingnan din yung iba't ibang deprivations. No, like for example, kung doon ba sa komunidad mo may safe water na maiinom yung ano yung pamilya mo, meron ba kayong bahay na disente, di ba? Yun bang anak mo nakakapag-aral? Yun, kumusta pag nagkakasakit sila? Makakatakbo ba sila sa health center o sa ospital? Meron bang kapayapaan? So, ayan, 10 dimensions yung in-identify namin para sukatin yung kahirapan. At palagay ko, dapat na ang ating gobyerno ay napapangalagaan at natutugunan itong mga 10 batayang pangangailangan na ito para makawala ang ating mga mamamayan, lalo na yung mga mahihirap sa kahirapan. Pero sa just to be ano vivid about it, yung ano talaga 9,000 na sweldo ng isang pamilya na may 5 miyembro, talagang ano yon, para ka nakalubog pa rin sa kumunoy noon, sa kahirapan. So, mahirap pa rin talaga ang buhay doon? Mahirap talaga ang buhay. Kahit pa sabihin nga yung sinasabing 10,000, ano, yung naging controversial issue about the 10,000 monthly income. Uh-huh. Ano talaga yun? Hindi mo masasabing ano, nakakabuhay yun. Actually, kung 10,000 ang income mo, ang ibig sabihin din noon, lubog ka sa utang. No. Uh-huh. Uh-huh. So darating yung pagkakataon na iraraffle mo yung pinagkakautangan mo, yung unang tatlo na lalabas doon sa niraffle mo, yun ang mababayaran. Pero sa DSWD, how do you look at poverty? Idagdag ko lang ho na syempre sumusunod at tinitingnan namin yung datos ng PSA, yung Philippine Statistics Authority, at yung aming listahanan o yung National Household Targeting System for Poverty Reduction. Meron kami doong 5.4 million poor families out of the 21 million plus na minention ni Sec Maza. At yun ang tinutulungan ng DSWD, particularly sa aming Pantawid Pamilyang Pilipino program, kung saan may 4.4 million families ang naka-enroll doon. Pero idagdag ko lang na ang social weather stations, matagal na rin sila nagkakaroon ng kanilang
self-rated poverty surveys. So kung titignan natin yun, yung SWS naman over the past years, parang naglalaro siya between 40 to 50%. Yung mga quarterly surveys nila, ganun ang perception ng mga tao na sila ay mahirap, ranges between 40 to 50% of the population. Itabi natin yun dun sa datos ng PSA na sasabi nila mga 21 to 24%. So I think the figure is somewhere in between the two. Parang ganun. Assec, have you noticed any significant increase or decrease in the number of poor families in the country? Batay naman sa datos ng PSA, tsaka lumabas na rin po yung report ng World Bank na bumababa naman yung ating percentage of the poor. Pero dati kasi nasa 33% yan eh. So at least ngayon nasa 21%. And then I think the target of the target of the Duterte administration, including the SWD, is to, na binanggit din ni na aming bagong acting secretary, Virginia Orogo, is to bring it down further to 14%. By the end of his administration. So bumababa po siya, pero ang sasabi nga ng World Bank, sana mas mabilis. And then, siyempre, habang bumababa siya, pero dumarating din yung mga bagyo, yung mga disasters. So parang people move in and out of poverty. Kaya importante yung mga social protection programs at yung social safety nets para hindi lumala yung kanilang sitwasyon at sana ay patuloy yung kanilang paglabas sa kahirapan. Isang mahalagang issue, yung bang vulnerability ng mga mahihirap na maghihirap pa dahilan sa disasters. Have you taken that into consideration? Okay, so yung ating National Disaster Risk Reduction and Management Council, mayroon ho yung apat na clusters at isa doon yung parang preparedness and mitigation. So yung preparedness, so alam na natin kung saan yung mga lugar na yon. So hinahanda ho natin sila na bago pa lang dumating yung bagyo ay kailangan lumikas or kaya kailangan lumipat muna, kailangan palakasin yung kanilang mga bahay or patatagin. May mga ganong klaseng efforts and this is being led by DILG. Kaya importante ho talaga sa ating mga mamamayan na pag nagkaroon ho ng mga alert yung ating mga barangay, municipal, province, regional, and national government agencies na talagang tugunan nila yung makinig sila sa alert and then kumilos sila kasi yung talagang natatamaan mga bagyo, mga epekto nito ay yung mga hindi nakikinig ko sa mga alerts. Yeah. Secretary, binanggit nyo kanina 21.9 million yung kinikilalang mahihirap. Pero sa inyong batayan, 10 sektor ito, 10 pamantayan, if you may, mas marami yung mahihirap dahil karamihan walang serbisyo. Totoo yan. Ganun na nga, based on sa 10 batayan pangangailangan ng mga mamamayan, ay hindi lamang yung usapin ng income, kundi usapin ng iba pang deprivations ang kailangan nating tingnan. But let me just also look at the, at the data. Yung sinasabi na SWS na hovering to 40 to 42%, medyo constant na ganun yung self-rated poverty, is I think nearer doon sa 50% na poverty incidence noong mga late 1970s to 80s. No? Oo. Which is mas malapit yun doon kaysa doon sa 21.6% ngayon. No? Ngayon, itatanong natin na bakit parang yung official data mas malayo kaysa doon sa perception ng mamamayan tungkol sa kahirapan nila ngayon kaysa noong late 70s to early 80s. Ang isang nakikita natin doon, yung kahit yung pagkwenta ng poverty, no, ay nag-iiba rin. So yung methodology sa pagkwenta ng poverty over the years nag-iba-iba. Kaya yung poverty incidence, ang resulta noon, every time magbago yung computation, bumababa rin yung poverty incidence. No? So it's more of a statistical manipulation than the real actual situation of poverty. No? So doon ko explain kung bakit ang layo-layo nung self-rated poverty kumpara doon sa
doon sa official figures. Ngayon, kung, pangalawa, ang kaugnay nung ano nung income sa ngayon about 60% ng total about 22 million families sa bansa natin, so 60% of that ay kumikita ng about 7,000 to 18,000 pesos, no? So yung 18,000 ano eh, 'di ba yung 15,000 medyo kapos-kapos ka pa doon eh, 'di ba? So kung makikita mo talaga kung gaano karami ang kapos-kapos ang kita sa ngayon, no? Actually, si Secretary Repair niya nga sinabi 42,000, no, para mabuhay ng disente, which is about 90% of the population living below the 42,000. So talagang ibig sabihin, ang daming sapat, hindi sapat-sapat talaga ang kita as based on the standards set by Secretary Pernia. Okay. Pero sa DSWD, may gumagraduate ba mula doon sa inyong CCT at gumaganda naman ang buhay? Ang, di ba dati ang nangyari, ang pantawid, sabi namin mga 5 years ang kanilang involvement sa enrollment sa program. Tapos eventually, dun sa tatlong mga bata na nag-aaral, napag-desisyonan na mas magandang patapusin natin sila hindi lang ng elementary tsaka pati ng high school, kasi batay dun sa isang pag-aaral ng PIDS o yung Philippine Institute for Development Studies. Yung mas maganda talaga yung magiging employability na isang high school graduate kumpara sa elementary graduate. So, ang naging commitment ng DSWD was to let all these 3 children finish high school. Kaya yung mga 4.4 million families, yun po ang commitment natin. And then, yung mga gustong, kasi daw tapos pumasok na rin yung K-12, tapos yung gustong magkaroon ng mag-aral pa sa college, pwede silang meron kaming maliit na scholarship program, pero lalaki ito with the free tuition mechanism, free no? Tuition ng CHED tsaka ng UniFast. Okay. Tapos madami rin, ang magandang mga balita ay madami talaga dun sa mga pantawid pamilya na high school graduates, mga valedictorian, salutatorian. Tapos pag nakapunta sila sa college, ganun din, maganda yung kanilang performance. So itong mga nakapagtapos na to, ito talaga yung tanging paraan kung paano sila makakaahon sa kahirapan. Kasi yun nga, sinasabi natin, yung mga ibang pamilya, yung kahirapan nila, mana nila yun eh, dun sa mga magulang nila na mababa lang na pag-aralan. And therefore, yung trabaho nila hindi masyadong maganda or kaya maliit ang kita kasi labor lang. Pero sila pag edukado, college graduate, hopefully magiging maganda yung kanilang magiging trabaho at mas malaki yung magiging kita nila. At yun talaga yung kanilang paglalakbay tungo sa pagsugpo ng kahirapan. Okay. Kasama natin si Casey Salamanca, isang senior researcher ng IBON Foundation. Ano pananaw ng IBON doon sa poverty? Poverty. How does IBON look at poverty in the Philippines? Sa huling pagtingin po natin doon sa poverty statistics, syempre malaki pa rin talaga yung poverty incidence sa bansa. At factor din actually yung halimbawa sa statistics, yung mababa talaga yung poverty threshold na sineset ng ating government. Kung pagbabatayan yung poverty threshold set by the government, that's 60 pesos per person per day. So if you have like 65 pesos, hindi ka considered extremely poor by the government. Pero alam natin, sa aktwal na buhay, actually, around 23 million families din yung nabubuhay pa ng 125 pesos lang kada araw. At sa sunod-sunod, no, na pagtaas ng mga bilihin itong nakaraan, titindi yung hirap dun sa, yung pinapasa nilang hirap sa araw-araw. So yung kanila paghihinagpis araw-araw, mukhang matagalan. Wow, masakit yun. Ha? Pero katulad po niyan, the government is in a fix because tumaas yung presyo ng bilihin. Pagkatapos, humihingi ng dagdag na sahod yung mga manggagawa. Sabi naman ng mga employer, pag dinagdagan naman yung sahod, magiging dahilan ng inflation at lalo tayong mahihirapan. Ano po at pananaw ninyo? Tingin ko, tama lang na dagdagan yung sahod ng mga manggagawa.
kasi talagang hindi na makaagapay yung sahod nila ngayon doon sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Tapos, pag tumaas ang kanilang sahod, meron din itong positibong epekto doon sa mga kapitalista at saka sa mga employer dahil mag-e-expand yung ano no, yung demand, yung market. Dahil yung capacity to pay, to purchase ng mga mamamayan ngayon tumataas dahil doon sa pagtaas ng sahod. So, meron siyang positibo. Huwag nating kaligtaan yung positibong aspeto ng pag-expand ng demand at pagtaas ng purchasing power ng mga manggagawa bunga ng pagtaas ng sahod. Ngayon, tingin ko yung mga I think it's just a dent no doon sa super profits na nakukuha lalong-lalo na ng mga malalaking kumpanya doon sa produksyon. But for the small and medium, pwedeng magkaroon ng package of incentives, no? Ang ating gobyerno pwedeng pag-isipan 'yan para ma-shield yung ating mga small and medium entrepreneurs doon sa ganong posibleng pagtaas ng sahod na tataas siyempre yung production cost nila, no? So I think that can be worked out. Pwede. Uubra. Pero katulad po sa CCT, meron akong mga nakausap sa Camarines Sur na nung tumanggap ng CCT, ayaw na magtrabaho. So is the CCT a deterrent to production? Because they are assured that they will receive something at the end of the day. So yung ang pwede kasing matanggap ng isang pantawid pamilya ay 500 yung kanilang monthly health grant. And then 300 per child up to a maximum of 3 children. So 1,400 po per month ang kaya nilang matanggap. Batay naman, again, may pag-aaral din ang ginawa ng PIDS na batay doon sa pag-aaral nila, hindi siya deterrent kasi hindi ka mabubuhay doon sa 1,400 a month. In fact, mas naiengganyo pa sila na maghanap ng iba pang pagkakakitaan na ginagamit yung 1,400. So, and then yung 500, 300 na yun, since 2009 pa po yan na figures, hindi namin siya tinataasan ever since. So, given inflation, yung actual value nun actually ay lumiliit. So, ang kailangan talaga, kaya doon sa aming pantawid pamilya, sinasabay din namin yung sustainable livelihood program at amin yung mga community development projects kasi and may convergence kaming ginagawa kasi on the CCT alone hindi talaga yun sapat, so para siyang salbabida, hopefully hindi lalala yung kanilang sitwasyon dahil meron na silang mga cash grants na natanggap, tapos yung mga kanilang mga anak ay pumapasok sa eskwela, maganda ang kanilang kalusugan, so hopefully over the next generation uunlad na talaga yung kanilang buhay. How successful is DSWD from insulating the conditional cash transfer from petty partisan politics? Politics naman is a reality. And of even course. More sa local government situation. So meron po kaming family development sessions na ginagawa with the Pantawid Pamilya Parents. So kasama dyan yung responsible parenthood, how do you raise adolescent children, and then meron din kami actually doon on political education. So parang sa amin, they have to learn how to deal with their politicians. Hindi kami ho yung solution doon. Sila yung kailangan marunong mag-analyze, kumilatis, at kung sino man ang nakikita nilang sumusuporta sa kanila o sa kanilang komunidad, yun ang kanilang tulungan. Pero wala ho kami dun sa prosesong yun. Okay, pero namomonitor po ba ninyo kung sino may hawak ng card mula sa land bank? Ang pantawid pamilya talaga dapat ang humahawak nun. And then there have also been anecdotal reports. Kasi o, diba, yung pantawid pamilya, ito yung talaga yung malalayong lugar. Opo. Wala talaga sila dito sa center kasi we're trying to reach nga the poorest of the poor. Of course. So minsan yung iba, lalo na yung sa mga isla, minsan pag magwi-withdraw sila, mas malaki pa talaga yung pamasahin nila papunta doon sa ATM kesa doon sa matatanggap nila. So may reports talaga na minsan
Or ikaw, bababa ka o pakisabay na lang. Ito yung aking kaya ko na itanong, pin. Meron ding anecdotal information na hawak nung mayor o nung kapitan yung card. At ibibigay ko na sa kanila yung advance less 100 or 200 pesos. Yun ho, kailangan talaga i-report sa DSWD yan kasi yan ho ay hindi pinahihintulutan na kailangan sila yung may hawak ng card. If ever there are anuman, yung mga ganun, mga temporary na ano. And then pinapakisuyo isang, lang. Oo, tapos isang yun. Ginagawa rin namin through the help of Land Bank is they engage with third-party pang-remittances. Dati we had Palawan Pawn Shop, or kaya mga Google Banks, or mga ano, na kung saan walang ATM or kaya branch ang Land Bank. Meron mas malapit na pwede nilang puntahan para hindi sila masyadong gumastos sa pamasahe. Okay. Casey, sa pananaw ng IBON, may nakaka-graduate na Pilipino mula sa poverty o nananatili pang sadlak sa kahirapan talaga? Well, sa numerong inilalabas ng government din, hindi natin masabing may gumagraduate eh. For the recent years, yung poverty figures actually ay gumagalaw dahil pa sa pag-iba-iba ng poverty threshold at pagsiset ng standards kung sino ba talaga yung mahirap. Yung usapin halimbawa ng conditional cash transfer, hindi namin nakikita to that nag-alleviate talaga nung kahirapan. Kasi ito ay dole out na inaasahan at hindi ito yung sustained no, na kabuhayan na talagang mag-aahon sa kahirapan mula sa kahirapan dun sa ating mga kababayang pinakamahihirap na. So tingin namin yung conditional cash transfer, hindi siya poverty alleviating. Itinatawid lang niya at actually, kinukusyon yung ilang mga pamilya. Pero kung poverty alleviation yung objective, makuhang hindi CCT yung... Hindi yun ang solusyon. Apo. Yes, Assec. I-correct ko lang yung kasi palagang binabanggit nga masaya na... Masaya itong discussion na ito. Dole out ang pantawid. Hindi siya dole out kasi conditional nga, di ba? May kaakibat yun na responsibilidad yung mga pamilya na kailangan nilang gampanan at gawin bago nila makuha yung kanilang cash grant. So yung 500 pesos sa education grant, dapat yung attendance nila sa elementary or sa high school ay 90%. Tapos yung 300 at yung 500 for the health grant, sorry. Sila pupunta sila doon sa health center at magpapa-check up. Yung 300 pesos per child, 90% attendance sa school at yan ay minomonitor. At kung ma-achieve mo yun, ibibigay. Kung hindi, hindi ibibigay. Yung dole out kasi, ibibigay mo, para itong unconditional cash transfer, di ba? Ibibigay mo kahit ano man ang gawin nila. So yun lang ang gusto kong correct kasi hindi po dole out ang pantawid pamilya dahil may conditionality sila, may requirement sila na kailangan nilang gampanan bago i-release nila yung pera. So kung hindi umabos lang ng 90%, kunyari yung 300, hindi ibibigay. Matatanggap lang nila is 1,000. 100. Okay. Secretary, merong pag-aaral na ginawa si Professor Lourdes Adriano tungkol dun sa epekto ng 4Ps sa household economy. Nalaman nila sa pagsusuri na yung mga pamilya na tumatanggap ng ayuda mula sa DSWD, nagagastos ito sa bigas, sa damit, health items, education, utilities, at communication. So kasama yung pasa load rito siguro, yung mga load-load, no? At recreational goods, kesa dun sa mga hindi pantawid pamilya beneficiaries. Sa tingin po ba ninyo, mababago yung pinagkakagastusan? Dahil sabi nga, ito yung isang basket, ito yung halaga, inaatado yan. Meron po ba kayong pagsusuri kung paano inaatado na mahihirap yung kanilang ika nga, meager resources? Well, kami sa NAPSI wala pang ganung pagsusuri, no? Pero alam din natin na ngayon na kumbaga global age na kung saan yung cellphone, yung internet talagang invade na yan sa kasulok-sulukan ng ating kahit ng mga rural areas. Na of course may kuryente at saka may satellite. Kaya hindi nakakapagtaka kung yung communication at saka yung load ay isa sa pinagagastusan dahil alam naman natin yung influence din nung
mga companies na nasa information technology doon sa kultura o paghubog ng mga value systems natin sa ngayon. Pero ang balikan ko lang yung siguro yung basic issue kaugnay nung CCT, no? Na kumbaga kung ang layunin niya ay kahit yung pantawid eh, kasi sinasabi hindi nga rin makatawid. 'Di ba? Kasi dekada na halos yung yung CCT, 'di ba? Yung pantawid. Pero kahit yung mga binibigyan niyan, hindi pa rin makatawid doon sa kahirapan. Kasi makikita mo rin yun sa data eh, na hindi substantial yung ating pag-reduce ng ating poverty incidence. No? In spite billions, ngayon 70 billion na ang ating inilalaan sa CCT program, di ba? Pero so much money and yet so little impact in terms of really reducing our poverty incidence or even yung pagpapatawid doon sa mga mamamayan natin na mahihirap. Okay, yes, Assec. Actually, yung pantawid kasi, ang tinitignan natin ay yung susunod na henerasyon. Kasi di ba, ito nga yung sasabi natin na we want to stop the intergenerational transmission of poverty. Yung teorya nga kasi is that yung mga may hirap na pamilya, mahirap sila dahil yung mga magulang nila, mababa lang ang pinag-aralan, konti lang ang skills nila, kaya mahirap sila. At dahil mahirap sila, konti rin ang tulong na may aabot nila sa kanilang mga anak. So most likely, yung anak nila magiging mahirap din. Kaya through the pantawid, dahil gusto natin na mas maganda yung edukasyon nila at maganda yung kalusugan nila para pagtanda nila, they can be active and productive citizens of the Philippines. So actually, we're looking at the next generation of Filipinos at doon natin makikita ultimate effect ng pantawid. But I also agree na it has to be pantawid pamilya plus plus. Pantawid alone will not solve poverty, but it will contribute. Makakatulong siya, pero hindi lang siya yung nag-iisang solusyon. It is not a magic pill na pag in-implement mo, mawawala yung kahirapan. Kailangan talaga, may kasabay yun na kunyari, yung ginawa sa Brazil, sa Mexico, kung saan nagkaroon din ang conditional cash transfer, meron silang, they were trying to control inflation, they were improving jobs, investments in rural and public infrastructure. So may ganong klaseng mga kaakibat na components na yun naman din ang dyan tumutulong ang NAPSI kung saan yung ibang government agencies na ay magkaroon din ng kanilang anti-poverty programs and hopefully with pantawid as the core. As the core families, tapos magkaroon ng convergence. So sa mga regional offices namin, so sa DSWD, ang core partners namin ay DOH at DepEd. Kasi sila yung DOH na mag-ensure na may rural health center, tapos merong health staff dun sa mga clinics. Ang DepEd, siya yung mag-ensure na may elementary school at may teacher. Kasi paano naman sila pupunta sa eskwelahan, alayo-layo. So, yun ang partners namin. Pero eventually, sumaman na rin yung ibang DA, DTI. So at the regional level, meron na kaming convergence na nangyayari. But again, hopefully, all of this will build the momentum para nga makikita natin yung the improvement of our poverty statistics. Okay. So it's happening, but it can happen faster. Ang sinasabi nga ng World Bank, it's a bit sluggish. So pwede pa siyang bilisan pa. Mayroon bang pananaw yung World Bank kung bakit sluggish? Maganda naman yung report ng World Bank. Kaya lang, pagdating sa recommendations kasi nila medyo drastic. Motherhood statements. Motherhood. It's still, kasi they don't want to dictate naman on the Philippine of government. Of course. Diba? So otherwise, intervention na yan. Magagalit na si Tatay Digong na. Okay. So, medyo motherhood. Kaya nga, it's dependent on the NAPSI, DSWD, kami rin yung chair ng Human Development and Poverty Reduction Cluster. Actually, nandun si Sec G ngayong umaga, nandun sa meeting na yun. And then, dun sana pwedeng tignan, ano ba yung pwedeng gawin ng
gobyerno para nga mas mapaganda yung ating poverty statistics. Secretary, nabanggit yung World Bank. Ilang araw, nangangating ka pag nababanggit yung World Bank. Now, just talking about the World Bank, if you may recall, in 2016, the Aquino administration incurred a loan worth 850 million from the World Bank and the ADB to finance the CCT. So that is about 40 plus, kung ano, at the current rate, about 40 plus billion pesos. Kung titingnan natin yung 70 billion na CCT budget ngayon, so more than half of the CCT ay actually utang, no? Roughly, pwede mo sabihin na ganun. Diba? So, ang ibig sabihin din yan, na yung ibinibigay natin, na inutang natin, babayaran din natin. So, paano babayaran yan? Again, pagtataas ng taxes, diba? So, parang paikot-ikot na lang tayo. And that is why, tama yung sinabi ni Assec na dapat tingnan din natin yung hindi talaga enough yung CCT to address the problem of poverty. Kailangan tingnan pa natin yung iba pang mga aspeto at kami nga sa NAPSI, ang sinasabi namin, we should look into our macroeconomic policies. No? Kailangan nating i-touch yun. Hindi pwedeng isang, kasi ang problema doon sa ating policy making, fragmented eh. So kayo sa human development and poverty reduction, eto ang gagawin nyo. Magbigay kayo ng libreng training, magbigay kayo ng CCT, etc., etc. Pero yung ating economic planners, parang hiwalay doon sa yung ganong gawain na tingnan din yung impact ng economic policy natin doon sa poverty at saka human development. Ah, okay. So, parang ang impression dun sa sinabi nyo, parang hindi nag-uusap yung mga planners natin at yung mga nasa larangan ng ekonomiya? Eh, hindi naman sa hindi nag-uusap, pero tingin ko, baka hindi pa na i-streamline yung approach. No? Kasi, halimbawa, yung ating papaano ba natin isusulong talaga at address yung poverty reduction, ang advocacy ng NAPSI within the government is to really be serious and hasten yung agro-industrial development. Yung agriculture, sinabi na naman ni Presidente, tingin niya talaga yung agro and agriculture at saka yung rural development ay priority. But we have to look at the details. Paano ba natin gagawin yan? At ang tingin namin, ang isang kailangan gawin talaga ay kumpletohin yung land reform program. Ayun. No? We have to complete the land reform program para talaga mapaunlad natin yung ating rural areas at saka yung agrikultura. And actually, para sa amin, it's achievable eh, within that term of the president. Kasi merong mga nagsasabi na the completion of the agrarian reform program will cost about 98 billion pesos. Okay. No? So if we allot until 2022, about 30 billion. No, that is already 120 billion. Okay. Meron ka pang panlagay sa support mechanism or you know, subsidies, diba? Support services. So pwede talaga. Okay. But of course there are yung sabi nga nung DA, may mga court cases kasi etc. But I think pwede rin nating i-revisit yung mga present existing law, no? Para mas umayon talaga doon sa land reform yung ating mga existing laws. Para talaga makumpleto natin at once and for all sa ilalim ni Presidente Duterte talagang ma-implement natin yung agrarian reform. Okay. Optimistic ba IBON na pag nagkaroon ng land reform gaganda ang produksyon at magkakaroon ng poder ang mga magsasaka? Well, ever since naman po ang stand natin sa economic development, that you develop your own economy before you venture into opening your economy. At isang key doon actually ay yung pagbibigay doon ng production, yung production tool doon sa number one producer mo, which is your farmers. Since 1980s, bumababa ang contribution ng agriculture sa GDP mo. Pero ang lawak-lawak ng agricultural land mo. Bumababa ang contribution niya sa GDP, pero marami yung nandun sa sektor na yon. Pinakamalaking labor force mo ay nasa sektor na yon. Hindi malabong isipin na nandun din sa sektor na yon yung pinakanaghihirap doon sa iyong bansa. At
actually enabling them, no, giving them the tools that they need to produce will actually boost yung ating economy kasi magre-rely tayo ngayon sa production area ng ekonomiya mo rather than the service sector, no. Umalis man yung mga nag-i-invest on services like yung BPO industry, which is one of the biggest, meron kang titindigang production kasi nandyan matibay ang iyong agriculture. At tingin namin, makakatulong yun to decongest yung urban cities, no, like Manila. Kasi magkakaroon ng trabaho outside of the Metro Manila. Meron ba kayong pag-aaral na ginawa sa IBON tungkol sa purchasing power ng pamilyang Pilipino ngayon? Dahil sa 1,000 last year, hindi na makakabili ng panindang nabibili niya noon. Ang meron po kami ay yung family living wage, yung kailangan ng isang pamilyang may anim na miyembro, which is 1,973. Doon po sa purchasing power naman, yung wage sa kasalukuyan na 512 minimum for NCR, ang real value na lang niya ay around 350 pesos. So bumababa yung kayang bilhin nung sahod ng mga manggagawa natin. So kung ganun, mas marami talagang mahihirap. Pwede po. Pero hindi ko rin malaman bakit. Sinasabi, maganda ekonomiya pag maraming bumibili ng sigarilyo at bumibili ng serbesa. Indicator nga ba iyon? Ano po bang pananaw ng NAPSI roon at ng DSWD? Ibang beneficiaries nyo, bumibili rin ng alak. O, diba? Yung natatanggap namin report na doon sa definitely it parang spurs or it makes the local economy more parang robust. Kasi yung balita nga namin, pagkukunin na nila yung kanilang mga cash grants, mamamalengke na sila, pupunta sila sa mga tindahan. So masaya yung mga local businesses. So, ikwento ko lang, like when I first joined the SWD in 2005, budget namin noon was 2 billion. Ngayon, it's 130 billion. And 70 billion of that goes to the Pantawid pamilya. So, nakakatulong talaga siya in terms of stimulating the local economy and then preventing their further deterioration of their poverty status. So, kami, di ba, the glass is half full. It is not half empty. Okay. At yun yung contribution nga ng DSWD at ng Pantawid pamilya. Okay. Na hopefully hindi lumalala. Pero now that we have this good foundation that we can work on, this stable foundation, sana yun ang maging tuloy-tuloy na yun para nga once and for all, although 14% yung target ng poverty reduction target ng Duterte administration. Yun ang maabot natin by 2022. Okay, very well. Medyo trivial lang ito, no? Mayroong isang lugar sa Albay, ang pangalan Tabaco, is now a city. I remember there's one commercial center called Liberty Commercial Center, LCC. Pag hapon, after elections, pag nagsarado na yung mga botohan, ultimong pinaka-old stock na transistor na bibili. Wala ka matitirang tinda doon sa department store, sa grocery at lahat dahil may pera. Ang tanong, kung yun ay nangyayari kada eleksyon, pwede kayang mangyari yun? Dahil sabi nyo, na-stimulate ng Pantawid pamilya yung ekonomiya ng locality. Can it be sustainable? Or once a month lang? Yung cash grants actually, nire-release namin every 2 months. Every 2 months. Hindi monthly kasi nga meron siyang compliance verification system kasi dino-double check pa namin kung naabot nila yung kanilang mga requirements. Kasi pag hindi nila umabot, babawasan sila sa cash grants. So, as much as you... Dati kasi every 3 months nga yun eh. Pero nagreklamo nga sila kasi parang anin mo pa yung pera at tapos na yung 3 buwan. Uh-huh. Pero hindi talaga namin siya kayang gawing monthly kasi may compliance verification system. So the best that we could do was every 2 months. Okay. So effective naman. And then yun nga, tumutulong talaga siya dun sa pag-stimulate ng local economy. And if you think about it, it's really a cash distribution system.
Kasi dati wala yan eh. So suddenly you have 70 billion that's flowing into the rural areas. And hopefully, hindi ako economista eh, baka yung that kind of pang investment in the rural areas will stimulate and stimulate the local economy, okay. And then magkaroon ng economies of scale, etc., etc. Okay. So yun, magte 10 years na ang pantawid. In other countries, it's been much, much longer. And nakakatulong talaga siya. Pero yun nga, kailangan... It will take time. It will take time and we need to even do more. Kumbaga, okay. Hindi tayo lang pwedeng umasa sa pantawid. Okay, nagkaroon ng trend. Merong unconditional cash transfer, 200 pesos. Ito ba'y magkakatotoo na? Batay doon sa train law, and then kahit nung last year pa lang, nagkakaroon na ng mga technical working group meetings with DOF kasi ina-anticipate na nila at pinaplano. So, for the next 3 years, it's 200 pesos a month. And then sa second year and third year, it's 300 pesos a month. And then yung initial target niya is 10 million families. So, automatic, kasama na yung 4.4 million ng pantawid, 3 million na mga social pensioners, indigent social pension. Then yung iba, manggagaling doon sa aming listahanan. So, as of the moment, nakapag-distribute na kami ng 2,000, kasi one time, ano lang siya. Ito yung unconditional. Wala kang kailangang requirements. Ibibigay. Basta nakalista ka. Oo, basta nakalista ka. So, 2,400 per family. And then kung yung isang pantawid pamilya, meron dun indigent na social pensioner, another 2,400 yun. So one family can actually receive 4,800. Kung pantawid pamilya siya, tapos meron siyang indigent social pensioner. And then plano namin makumpleto yung 10 million by August or September. Pero this next, year? This year. Pero that's next year, dahil nakaregister na sila, mas mabilis yung 300 pesos. Pero banggitin ko rin na dun sa batas, nakalagay kasi dun na 30% of the proceeds of the train law will go to social assistance program. So itong mga initial grants na to, na itong UCT, ito ay sinource pa dun sa ating GAA or yung General Appropriations Act. Kasi, uh-huh. Which was proposed last year. Kasi wala pa naman yung proceeds from the train law. Okay. So, once ma-determine yun ng DOF kung magkano yung na-raise ng sa train, magkakaroon pa ng ibang social assistance programs that will hopefully cushion the effect ng train law. Kasama dyan yung pantawid pasada and other social assistance programs na kailangan pang i-finalize ng gobyerno. Ang DBM po yung head ng interagency committee at pero yung DSWD yung in charge lang dun sa unconditional cash transfer. Okay. We'd like to open the floor to our colleagues from the media who may have questions. The cardinal rule is simple. Please identify yourself and the entity you come from. No privileged speeches, no insights. Dahil kung magpi-privileged speech kayo, hindi na kayo kukumbidahin ulit. Yes, please. Good morning. I'm Sandy Pelendino and I'm a cancer citizen. You're from SMNI, right? SMNI, KLC. It is so good to be sent to your statistics. And I'd like to discuss this project to anyone in the government because this is a sure solution. Poverty problem. I already have a financier and all I need is a full-length project study. So if anyone in your group can help me, it will be a faster solution to what we are discussing now. Thank you. Okay, we can talk about it later. Yeah, okay, we'll talk about it later. Questions from the floor? Yes, please. Paul po ng SMA News. Sa observation natin, maraming mga taga-provincia na pumunta dito sa Manila para maghanap ng trabaho. We're talking about farming and agriculture.
ngayon, millennials tayo ngayon, na nahihirapan tayo na bumalik sila sa pagsasaka, how are you going to convince them na bumalik sila sa dati nating pinagmulan? Na doon naman talaga tayo kumikita. Doon naman talaga tayo dati nagmula. Kung bakit maganda kabuhayan ngayon ng mga Totoo yan, kasi sa pag-ikot ko rin, ang isang problema na sinasabi sa akin, lalo na ng mga matatanda, ng mga farmer families, ang sinasabi nila, yung mga kabataan, ayaw na nga magsaka. So actually, isang malaking problema ito, no? Na kumukonti na yung ating mga farmers. Pero ang realidad din, dahil sa mahaba na rin panahon, hindi natin talaga as a policy, no? Binibigyan ng pansin yung ating pagpapaunlad ng ating agrikultura. Kaya yung merong pang nakikita tayo at this time and age na yung kalabaw nagbubungkal ng lupa, 'di ba? So may ganun pa rin. Sa halip na sana napapaunlad na natin yung ating agricultural production, no? Kaya kung titingnan mo natin sa ibang bansa, isang ektarya ng lupa, milyonaryo yung magsasaka doon, no? Pero sa atin hindi. Kaya napaka-importante, yung binanggit ko na nga kanina, yung agricultural development that should have as its approach yung completion of the agrarian reform at saka pagbibigay ng suporta doon, kahit doon sa mga beneficiaries na dati. Kasi ito nga yung problema, binigay nga sa kanila ang lupa. Pero na ibebenta rin nila kasi hindi sila nabibigyan ng suporta doon sa pagiging produktibo ng lupa na ito. So I think this is almost like we are approaching a crisis, no? Doon sa ating sa ating agrikultura at saka food production na kailangan natin immediately address, and we can only address that by developing our agriculture. Nakakalungkot lang kasi dito sa Manila, okay naman tayo kasi may mga trabaho tayo. It's just that observation lang po kasi natin is that from farming po kasi nagiging commercialized na yung mga sakahan doon. Kung bibisitahin natin, imbis na palayat siya, maisan siya, ngayon mall na, ngayon usari na. Ibig mo sabihin parang Camellia Homes na. Ano? What I mean is yung mga lupa nako-convert. Not necessarily Camellia Homes, no? Pwedeng Vista Land or something. What do you have to say about it? Totoo yun, ano? Kailangan kumakonti talaga yung mga magsasaka natin. Kasi nakikita talaga ng mga anak na yun ang isang dahilan kung bakit mahirap yung pamilya nila. Kasi konti lang talaga yung ang kinikita nila dun sa agriculture. So bakit yun ang papasukin nila, diba? So the challenge is always to make it a more profitable endeavor, and part of that is improving the technology, the equipment, and then maging agribusiness siya. Hindi lang siya raw food production, and that has always been the challenge nga in the Philippines. And then sa mga alam ko rin, may mga NGOs din naman na they have this parang family farm schools. Kasi nga, siyempre alam natin, UPLB and some of the agricultural schools, minsan hindi ito sapat. So may mga family farm schools na doon, imbest na, after they do their high school or in the middle of that, pupunta sila doon para matuto sila in terms of the updated agricultural technologies. But then the challenge of urbanization, modernization, land use planning kasi yung makakatulong talaga doon eh, para mabalanse yung pangangailangan for more residences and more businesses. And at the same time, your agricultural food security is not diminished. Kasi minsan sinasabi ng ibang mga magsasaka din na diba, mas mura yung nai-import mo eh kesa doon sa ikaw yung magtatanim. So hindi na sila magtatanim kasi mas mura yung may import. Pero di ba, pag nawala na tayo ng importation, ano na yung kakainin natin? So we really have to balance also yung ating food security against the urbanization, modernization models. Kasi reality okay. Rin naman, tumataas yung population natin. Kaya okay. Yung i-plug ko din yung Population Commission, ay meron din silang bagong programa in terms of
achieving the demographic dividend. Ito yung we have a relatively young population compared to other countries. And di ba, population is like a double-edged sword eh. If you don't manage it well enough, it can be a hindi siya maganda sa bansa. But if you manage it well and make it a productive resource, that can also be one way of addressing poverty in the Philippines. Very well. What has Ibon got to say before we shift to some other issues? Yes. I-add ko lang po yung exodus ng mga kabataan nating mula sa rural. Actually, hindi lang Manila ang destination nila. Include mo na dyan yung paglabas ng bansa, which is actually for around 4,600 ng mga Filipinos go out every day. Last year, yung numbers na yan. Malungkot yun kasi yung bisig mo, yung arms mo for production ay lumalabas ng bansa to work and support economies of other countries. Maganda yung binanggit ni Yusek, no, tungkol dun sa food security. Eventually, it will be our problem kasi we have the means to produce and yet no one produces kasi walang support. The reason why ayaw na nilang magsaka ay dahil mahirap talaga. Shoulder nila lahat ng cost, shoulder nila pag nagkaroon ng kalamidad. At ang Pilipinas, sobrang calamity prone. Ilang typhoons, ilang earthquakes yung dinadaanan natin. At lahat ng salanta ng agriculture, pasa nila. Kaya hindi nakapagtaka, inaalisan talaga nila yung sektor na yun kasi maghahanap talaga, survivor ang Pilipino eh. Okay. Maghahanap ng way para mabuhay yung kanilang pamilya. Okay, see, but you will agree na kuminsan yung trahedya, yung dilubyo, gawa rin ng politiko. No? Okay. We'd like to acknowledge Dr. Rene of Reneo has arrived. Sa wakas. So near and yet so far. Hindi, na-traffic ka lang. Okay na yun. It's a sign of progress. Pero anyway, isang aspeto na pinag-uusapan yung kahirapan. Ano? Pero sa inyong tingin, kayo eh, dating na sa, kayong dekano ng School of Labor and Industrial Relations ng UP, dun sa nagaganap sa ibang bansa, katulad nung sa G7, nagkamay na si Donald Trump at si Kim Jong-un, ano ang impact nito sa ating ekonomiya at sa ating hanap buhay dito sa Pilipinas? Maganda maga po. Pasensya na nalito ko. Bago ako mag-comment, nais ko lang magdagdag doon sa issue ng lupa. Sige nga po. Kasi ho, last week, nabalita ko, may problema sa school building. Walang pera yata sa pagtatayo ng school building. Ang problema, saan itatayo ang school building? Kasi if you go to the major urban centers all over the country, nakupo na ng malalaking korporasyon. Kasi meron tayong tinatawag na land banking. And then, kung walang regulation tungkol sa land use, whether urban, rural, at even doon sa kabundukan, may malaki tayong problema. That's why we also reacted doon sa proposal na buksan ang pinto doon sa Sapa. Yung Sapa naman, special use permit, para yung mga protected landscape, ma-develop. Kung magde-develop ay mga resort, yung mga malalaking resort developers, lalagyan pa ng mga hotel, masisira din ang ating environment. So, it's very, very urgent. We should adopt a China-like or Vietnam-like policy on land use. Gayun din po sa Singapore. Kita mo, walang problema sa traffic. Kasi malakas ang papel doon ng government. So there should be a political will on the part of the government. Itigil na itong land accumulation at the center, yung mga island ginagawang resource. It's really too much. And inequality is becoming glarer and glarer because of... ang hirap kumuha ngayon ng lupa sa sentro. And if you go to the cities, may makikita pa ba kayong parks? No more parks! This is inadmissible in other countries. Okay. Dapat meron kang areas for public spaces. Now, going to kay Kwan naman po, itong issue lang kay Trump at saka EU, very, very clear po na ang mga bansa, lalo na mga developed countries, they decide their trade and economic policies on the basis of national interest. And that's why matagal na namin sinasabi sa NEDA at saka sa mga trade negotiators, nasa man trade framework natin, nasa ang national interest, sabi nila, we have to join the WTO, we have to join this bilateral, the regional, JPEPA, but we have, kung hindi, mawawalan tayo ng trade, and mawawalan tayo ng trabaho,
At ang framework, ang formula is very simple. Liberalize this, liberalize that. Privatize this. Privatize this, privatize that. Deregulate this, deregulate that. But where is the development framework? Kaya galing na galing si Trump sa China for a while. And because, yes, China is liberalizing at its own pace. It's on the basis of its development framework. At kaya malaki ang away nila ay yung kinukuha ng China yung technology. And that bahagi sa foreign investment program nila, you can come in if you will transfer technology. In the meantime, sa trade naman, talaga naman nilulusob nila. Bagsak sila ng bagsama. So, it's really, well, hindi na wala under globalization yung labanan ng national interest. Now, who defines the national interest for the Philippines? And then, dala-dala ba yun ang ating trade negotiators? So, bagamat hindi maganda tingnan yung away, but this is an opportunity for the Philippines to review its trade and economic program and policy and then redefine. Okay. Do you ever, will you be that optimistic to see that game plan from the government today? Well, pwede hong mangyari yun kung makikinig ang ating kuan. I think... Makikinig ang? Yes, it's about time that the president listens to other people. Not only do sa mga... Kasi anong nangyari, there's a continuity ng policy from, papalit-palit ang gobyerno natin, ang leader. Hindi naman nagpapalit yung economic policy of neoliberalism. From Marcos to Cory to Ramos to... Tuloy-tuloy po yan. So that's why ang pinapalitan lang nila yung year, PDP 2017, 22, 11. Uh-huh. So, pareho. Walang pagbabago. And then si Pernia mismo, nagsabi siya, our program is a continuity of the past. Pero ngayon, nakikita nyo, nag-umaani sila ng batikos ng mga contradictions. At yung sinasabi nilang decent work standard na ginamit ni Yusek Rosedillo, kitang-kita mo naman na anlayo sa katotohanan. Ang sabi ni Cheese, mukha yata nakatiresa sa ibang planeta. Ah, ganun. Anyway, maganda yung binanggit mo. Pero katulad ng land use policy, no? Maganda yon. The problem is, who will craft it when the landowners lord it over the House and the Senate? Let me ask you that. But they should see the signs. Kung magpapatuloy po ito, magkakaroon ng revolusyon. Ah, ganun? Aba, yan ang binhi ng revolusyon eh. Yung si pag wala, nagugutom na, walang lupa, walang titirigan ng bahay. You see, maganda ho yung ginagawa nila, build, infrastructure, marami tayong gaps. Pero sabi ko, nasa kaya yung infrastructure para sa urban poor communities? Nasa na infrastructures para sa rural poor communities? Meron tayong connector road and north and south. Uh-huh. Pero madi-displace yung maraming mga so-called informal settlers. Anong program nila? Ang lagi sa kanila, relocation. Bakit walang urban renewal? Well, another kind of thinking. So I appeal to the president, listen to other voices. At huwag namang umasa lang dito sa ilang mga technocrats. Nakitang-kita naman na palpak. The last 40 years, palpak eh. Okay. Well, you said it. Sorry, I'm becoming emotional. No. Pero 40 years, wala pa sa mundo si Casey doon. We have more questions from the floor. Meron pa? Okay. Anong tingin ninyo dahil katulad niyan? Medyo bago na naman to. Sabi ng bagong Prime Minister sa Italy, aalisin namin yung mga illegal dito. Pauwiin namin. 80 million yung Pilipinong illegal sa Italy. Ano nakikita niyo yung kinabukasan nito? Pipila sa conditional cash transfer? Paano to? How do we handle such situations? International affairs to eh. Ano po tingin nyo, Dr. Ofreno? Ang problema ho in the case of Italy, is another indicator na may crisis na maluwa ang neoliberal framework. Yung actuation ni Donald Trump ganun din. And that's why lumalabas ang katotohanan ngayon. Despite so-called globalization, liberalization here and there, ang nananaig pa rin ay yung tinatawag na national interest. At yung dating chief economist ng World Bank, si
na isang inching nung at the height of the global financial crisis, 2008, 9, 10, sabi po niya, ebe, ang crisis na ito nagpapakita na ang mga bansa, lalo na mga developed countries, meron tinatawag na industrial policy. At yung industrial policy, you protect your own. So that's why nauso yung term na too big to fail. They cannot afford Detroit to fall. So that's why si Obama set aside $1 trillion sa Troubled Asset Relief Program. And gano, and even China na hindi affected, nag-set aside na almost $600 to $700 billion just to keep the economy humming. Ngayon, itong, si, itong sa Italy is a, also a populist. But you see, in Europe, napakalakas ng propaganda na kaya may krisis at walang trabaho yung marami dahil sobrang dating ng mga immigrant. So in other words, yung iba, sinisimplify ang situation na kaya may krisis dahil dito sa influx ng mga immigrants. Hindi nila nasusuri ng mabuti yung lalim ng krisis, eh yung krisis ng tinatawag po nating neoliberalism. They call it Washington Consensus. Kung kaya po, even in UK, na kung saan pinanganak yung programa ng privatization at courtesy of Margaret Thatcher, eh kita mo meron silang Brexit. And hanggang ngayon din nila malaman kung uurong susulong. That's why in conditions like this, the best position of the Philippines, abay, i-preserve po natin yung atin. We scale, magkaroon tayo ng tunay na industrial policy. Pinag-uusapan naman yan ni Naman Lopez, pero yung direction hindi pa maliwanag. We really have to intensify yung agricultural modernization. We are just sinisimplify nila mga issues sa agriculture. For example, rice, tarify or not. Eh, yun ba tamang approach? Nakalimutan na once upon a time, we are producing enough rice because we have an integrated approach. So, yung food security nila is ability to import lang. Hindi yung ability to produce enough. But in order to have a cheap rice, you have to increase the productivity. And then, pag nag-increase ang productivity, you will have available yung kan. At saka, imagine, if next year or this year, magkaroon ng crisis ang Vietnam sa rice production, we'll be facing a kan. Malaking dilubyo po yun. Because okay, we cannot import. Because we the global rice trade is very thin. So, okay. But again, the technocrats are simplifying ala neoliberal thinking, tarify or not. You see? Okay. Mabigat ano? So it's simple, very simple. Na doon sa sinasabi niyo, magtatagal yung National Anti-Poverty Commission. Oh, hindi ma-abolish yan, sa dami na mahihirap. Pero sa ganitong sitwasyon, how do you feel about it? Yeah. Actually, ang National Anti-Poverty Commission, merong integrated and comprehensive approach to poverty eradication in the country. Naglabas kami nitong January of this year ng book, no, isang policy paper na nagpo-propose ng set of policies na ang merong apat na pillars. Yung isa, rights-based approach dapat yung ating mga policies, no? Ibig sabihin ay ating binibigyang pansin yung karapatan ng mamamayan na magtamasa ng decenting buhay, no? At kasama na diyan yung binabanggit ko na nang simula pa yung 10 basic needs, no? Pangalawa, kinakailangan ng socio-economic reforms. At ang anchor ng socio-economic reforms ay yung agro-industrial development. Na ibig sabihin, yung binabanggit ko na rin kanina, kailangan kumpletuhin yung land reform at saka kailangan once and for all na set up na tayo ng national industries natin, no? National industrialization. Ang pangatlo, yung social policy that is comprehensive, universal at saka transformative. At pang-apat, yung people's participation in governance. So ito yung four pillars na dapat para ma-usher na yung development at makawala tayo ng sinasabi ni Dean na parang pare-pareho lagi ng ganun, cycle, no? Ang ating policies. Okay. So it's this set of policies. Ano ito? A new approach, no? Mm-hmm. Na palagay namin because the President Duterte has
anchored his campaign in his ascension to power through change, na kailangan talaga na this is the time, no? His time. That wherein he really promised change na gawin natin itong ganitong groundbreaking ano changes, okay, para talaga kumawala tayo sa sirkulo ng ano ng kahirapan. Okay, very well, no? Casey, sa Ibon, are you optimistic agricultural development will come, especially with the support of the Senate Committee Chair on Agriculture, Senator Cynthia Villar? Well, binanggit din po ni Secretary Maza kanina, possible siya. Kaya ang key lang kasi talaga ay someone will push sa loob nung mismong government. Ngayon, binabanggit niyo yung ilang mga contradictions sa loob. Doon natin makikita yung seriousness nung nakaupong administration, whether or not they want to usher in yung real change or real development. Or just lip service. Ah. Okay. Yes, please. Please identify yourself. Eden Santos from Netmedify. From leading to a food crisis sa ating bansa sa mga susunod na taon. Kung tuloy ang kumonte, yung bilang mga magsasaka, dahil kumatanda na yung edad nila, wala pumapansin sa kanila. Yung ating mga kabataan, sa halipong dito mag-stay, lumalabas ng bansa para doon magsapalaran. And then, lagi po tayong nakadepende para sa importation para sa ating Self-sufficiency. Self-sufficiency. Yes, please. Ang problem kasi, ang definition ng food security ng NEDA halimbawa ay we are food secure basta may pagkain sa Pilipinas. It's not necessary na we produce what we eat. So, ang ibig sabihin nun, saan mo kukunin? Pwede mong bilhin yun galing sa labas. Ang problema sa importation, pag naghigpit or nagtaas ng presyo, wala na yan sa kamay natin. Ngayon, magiging food crisis siya kung hindi siya aaksyonan ngayon pa lang. Bukod sa problem ng pag-alis ng mga producers mo, totoo problem din yung land use conversion. Hindi lang sila converted into housing, converted din sila into big plantations. Na nakikita natin sa Mindanao na pinapalitan yung gamit from rice at staple food production to high value crops na ang direction ay export naman. So yung produce ng lupa mo na pwede ka sana mag-produce ng kakainin mo, nagpo-produce yan ng ilalabas mo. And yet yung kailangan mo, binibili mo ng mas mahal. Malaking problema yon kung hindi agad susolusyonan ng government sa ngayon at hindi niya makikita i-address yung problema na to. Dr. Ofreno, would you care to share your views about the signals of a looming food crisis? Well, kita-kita naman sa trade statistics. Palaki na. Since 1994, na sumali tayo sa World Trade Organization, na ang projection noon ng mga technocrats, magiging tayo major exporter at magkakaroon tayo ng trade surplus sa agriculture at magkakalika ng 500,000 new jobs a year sa agriculture and 500,000 new jobs sa industry. It never happened. Sa halip, ang nangyari, every year, palaki ng palaki ang agricultural importation. So we have a trade deficit. Right now, yun ang malaking portion ng ating deficit. Ganun din po sa industry. That's why nawi-weaken po yung ngayon yung peso. Lalo na ngayon, may crisis pa tayo na yung itong ating BPO because of the robotics and artificial intelligence is projected to go down. Yung at least the voice aspect, yung call center. Yung isang kaibigan ko manager was telling me na in 5 years, baka 50% down. Ang way out ay yung tataas yung mga programming, yung creative aspect, but ilan lang jobs ang magkukuha. So, we really have to, dapat itong bansa na ito nasa crisis mode na may gera ito, ilalaban tayo. So, yung sinasabi ng ating kasama sa Ibon, yung sa Agri, there is really a need for radical rethinking.
And I don't know kung iti pinag-uusapan ni Fred Serrano at saka nung kanyang boss si Secretary Piñol, but in some dialogues we told them na ibalik una yung integrated approach sa agriculture. Ang nangyayari kasi sa agriculture, piecemeal, pera-peraso. We have around mga 50 or 60 agencies na hindi mo malam kung ano mga ginagawa. And then may crisis sa agriculture, bigyan ng pautang. May crisis sa agriculture, ayusin yung market. May crisis sa agriculture, ayusin irrigation. But all of this should come in under one package. Okay. And that's how other countries do it. Okay, we will not ask the two fellows from the government. Baka mawalan sila ng trabaho. Mahirap na. Saka DA naman ang makakasagot. Okay. Magating ko lang kasi. Sige nga. Si Secretary Piñol was also proposing, I think he does recognize it, pero isang solution niya was to transfer the funds ng DSWD for Pantawid into agricultural projects. So ang sinasabi namin, parang rather than transfer, we should add more, but don't get it from DSWD. They should produce it themselves. Or it should come from other sources. Kasi pag, di ba, kung kukunin mo sa DSWD, it's only from one pocket to the other. Ang kailangan talaga is more investments in agriculture, which fresh they should inputs. Get. Not from internal sources. Okay, very good. Mabuti binanggit niya. One time, kukumbidahin din namin si Secretary Piñol. Maganda itong pag-usapan eh. We have more questions. From ABS-CBN, do we have questions? None. Okay. Anong nakikinikinita ninyong magaganap sa Pilipinas dahilan sa ang gobyerno ay nasa medium term development plan lamang 2017 to 2022. Although meron kang ambisyon 2040, sabi nila yung ambisyon na yun, baka mauwi sa bangungot yun eh. Yun ang isang problema ron. Pero let's focus on from now until 2022. Given all the challenges or roadblocks, if you may, ano nakikita ng IBON? Nakaka 2 years pa lang si President Duterte. May 4 years pa siya. Sa tinatahak nung kanyang economic plans, may panahon pa siya para umiba ng direksyon. Yun ay kung gugustuhin niya. At kung iiba siya ng direksyon, kailangan din niyang panindigan yun. At para naman yun sa kanyang mga constituents, hindi lang dun para sa 6 million na bumoto sa kanya, kundi 16. Dun, 16. Sorry po, 16 million na bumoto sa kanya, kundi for yung buong mamamayang Pilipino. May panahon pa siya, may 4 years pa siya, kaya pa yung habulin. Kailangan lang kasi talaga niya ng talagang manindigan dun sa sinasabi niyang change na dadalhin niya. Oh, pero, kung hindi yun mangyayari at magpapatuloy tayo dun sa parehong economic plans, parehong economic programs, tingin natin, hindi makakaahon at hindi liliit, hindi ma-alleviate mula sa kahirapan yung ating mga kababayan. Ang problema, nagbabago ng statement si Pangulo eh, every now and then. Katulad ng contractualization. Pumirma siya, tapos sabi niya, wala naman pala kwenta yung napirmahan ko. How will it add to the environment, no, of stability, if you may? Mahirap. Mahirap po eh. Mahirap na yung mismong nagli-lead sa country mo ay mahirap timplahin yung ano. Pero, siyempre, tayo naman palagi namang, sige, may hope, may pag-asa. At ipupush yan hanggat kaya, di itulak natin dun sa lahat ng avenues na pwedeng itulak para ma-pressure yung nasa loob ng government to act talaga kung gusto talagang iahon tayo mula dun sa kahirapan. Okay. Dr. Ofreno, please, your thoughts about from now until 2022. Well, I am. Yung indication po na hindi maganda ang takbo, nakikita naman natin doon sa discussion doon sa nangyari kay Rose de Leon. Pero ako po, lagi akong bumibisita doon sa libingan ng aking mother-in-law doon sa South Cemetery. Nakikita ko parami-parami ang tao doon sa South Cemetery. At dumarami. Teka, dumarami yung patay o yung buhay? Dumarami ang tindahan. Ang tindahan? Oo. Meron pa nga sabungan, meron gan. But you see, dumarami ang tao. So, the living and the dead ay nagsasama. So, sabi ko, masama pangitain ito ah. And sabi ko, tumatagal kaya ito ng CCT, conditional cash transfer. Anyway,
ayoko nang mag-asyadong ma-discuss nung kwan. Sa 2014 na zero hunger, zero poverty, mukhang kung ganito ang takbo, medyo malabo. We have this commitment sa UN, yung Sustainable Development Goals. 2030 po yung zero hunger din and zero poverty. Again, hindi ko alam kung merong monitoring na ginagawa. Pero, napakaganda po ng initiative na ginawa ng National Anti-Poverty Commission. They came up with an outline ng possible alternative approach sa economy. At ito po, sinusuportan namin sa Freedom from the Coalition na sana ay palalimin pa at sana ito ay maging dito magkaroon ng discourse. Kung ayaw na lang debate, at least discourse. Madiscuss man lang ng magkaroon ng full cabinet hearing tungkol dito. Sabagat parang balita ko, parang wala pang ganong nangyayari. And kahit po yung kaser na pag-uusapan ng sa peace talks, eh maganda rin po mapag-usapan yun because medyo marami doon ay babangga sa existing system. Blueprint ng ganang. So, dapat po lahat ito itulak po natin. Okay. Very well. Mula po sa DSWD, crisis na naman tayo dahil marami nang mahirap, may bagyo pa, may ulan pa, at iba pa. So yung papel po ng DSWD sa lahat ng bagay na ito ay yung tinatawag nating social welfare and social protection. So yung aming contribution to the anti-poverty efforts of the Duterte administration is really to take care of the 4.4 million pantawid families in terms of improving their well-being. So may mga systems and structures and monitoring mechanisms na ho kami kung saan natin tinatrack yung development nila. Mayroon kaming social welfare social welfare indicators. At ito ay ginagamit naman namin every year precisely just to track the progress of the 4.4 million families. But again, this is the only a proportion of the total poor. Kaya kailangan ho pa talaga ng mas maiging pagpaplano at implementation, hopefully nga through the guidance and NAPSI, para all the government agencies, not only DSWD, can finally achieve the targets for poverty reduction of 14% by 2022. Are you optimistic you will get a higher budget next year because there will be budget hearings immediately after the State of the Nation address? Sa ngayon ho, nag-top na kami dun sa 4.4 million eh. So hindi na yon in terms of number of beneficiaries, hindi na ho muna yun lumalaki. So not unless lumaki yung cash grants or lumaki yung education health grants. Pero sa ngayon ho, status quo yung aming budget. Pero yung budget utilization nyo, 100% ba? O baka may natitira? Institutionally, we were at 9. Ang BBM ho kasi nag-implement na nga ng kanilang cash-based budgeting. For the whole department, we were 98% last year. Pero if you look at different programs, medyo iba-iba rin yung performance. Pero Pantawid was at 99%. Pero institutionally, we were 98%. Okay, very good. Congratulations. From NAPSI, Secretary Liza Maza, what do we expect? Okay. Ganito. I always believe na hindi po natin talaga ma-address ang problema concretely at saka realistically if you don't name the problem. So para sa mga policy makers at para sa gobyerno, napaka-importante na talagang sabihin natin kung anong realidad at sabihin natin kung anong problema nang sa ganon ma-address natin. So, ang isa pong problema talaga natin ngayon ay nananatili pa rin yung matinding kahirapan at malaganap na kahirapan sa ating bansa. At sa palagay ko, kailangan, we can only always assume a positive attitude towards all this kahit napakalaki na ng problema, no? At doon po sa ginawa namin, at salamat kay Dr. Ofreno sa pagbanggit, yung reforming the Philippine anti-poverty policy na nabanggit ko na kanina, yung aming alternative policies na gusto sana naming mapag-usapan at mabigyan ng konsiderasyon. No?
ay na-discuss na namin. I discusses doon sa of all ano sectors doon sa National Defense College. No? Really? Yes. And 1 hour akong inano nila nag-Q&A kami, no? Oh, ginisa ka. Pero dahil napaka ano, napaka evidence-based, no? At saka historical yung approach. So wala namang makakontest doon sa assumptions ng proposals. And also, diniscuss namin sa interagency forum ng mga policy people ng mga ahensya, no? At kahit sila, nakikita nila ang wisdom ng argumentation, no? So I think na I think it's about time that we put this discourse na wala pa sa mainstream, no? Doon sa peace talks pinag-uusapan, sa level ng community pinag-uusapan yung mga proposals. Like for example, I went to a Lumad school. Yung teaching nila, ini-integrate nila ang agriculture para yung mga bata may makain at saka yung community na yon sa eskwelahan, sila na mismo ang nagpo-produce ng pagkain nila at nakakatipid sila. No? So these things are already happening sa margins. So I think it's about time that we put this discourse, this happening which are on the ground and in the margins into the mainstream. No, I think it's about time, and this change should happen now. Secretary, did I get it right that poverty is a security issue? Exactly. Opa, talagang poverty is a security issue kasi kung lalong kung lumalaganap ang poverty, syempre yan lagi ang batayan ng mga ano kaguluhan at kagusot, no? And kahit sa peace talks ngayon, napaka-importanting batayan ang pag-address ng roots of armed conflict, which is poverty, no? Mm-hmm. Kaya napakahalaga rin yung peace talks, no? Dahil doon ay pinag-uusapan ano yung roots at ano yung mga possible solutions doon sa ating kahirapan. Mm-hmm. At pag naisulong yan, talagang ang ina-expect natin yung isang aspeto noong roots ay matugunan. Of course, it will have a great impact doon sa security natin. Okay, see, does IBON share the same idea that poverty is a security issue? Opo. Kasi historically, yun naman ang pinagmumulan ng kahit noong panahon pa ni Bonifacio. No, yun naman po ang pinag-uugatan ng mga pagkilos ng mga mamamayan, yung mga magsasaka mismo, ay dahil sa kahirapan, kaya sila kumikilos. Kasi kung maayos naman ang buhay nila, wala naman silang dahilan para magsalita at magreklamo dun sa kanilang kalagayan. Okay. Dr. Ofreno? Well, yung pong, nais ko lang mag-react doon sa DSWD na gan, yung, alam po yung mahalaga yung program ng conditional cash transfer, pero hindi yan kaya mag-reduce ng poverty. It can alleviate poverty. But, pero para maging effective yung cash transfer, kinakasabay niya yung other anti-poverty programs. For example, kasabay niya yung urban land reform, housing reform, industrialization, job creation, and then yung mga tamang labor laws. Otherwise, hanggang doon ka lang naka-stack doon sa isang level na yon na hindi ma-alleviate mo pero hindi mo ma-reduce. Okay. So para sinasabi nyo, hindi kaya ng Vicks Vaporub yung cancer. Oh, ganun yun. Hindi po ba? Anyway, I'd like to thank all our guests who took time out to be with us. Si KC Salamanca ng IBON, si Assistant Secretary Javier Jimenez, si Dr. Rene Ofreno ng dati ng Sulayer, at ganun din, si Secretary Liza Maza sa kanyang first appearance sa ating Wednesday Roundtable at Lido. Maraming salamat po. Magandang araw. Kasi hanawa tayo ng ating Panginoong Lumikha. Salamat po. Picture taking muna tayo. Dito ka sa gitna.